Masarap na ulam lalo na pulutan. So tara magluto tayo ngayon ng pork ilawin. So paano ba ito gawin? So dito ready lang natin yung ating liempo o pork belly. So kayo nang bahala kung laman yung gamit mo, okay lang naman. So marinate lang natin yan sa bawang, sa asin, sa paminta. So gagamit ako dito ng patis instead na toyo. Kapag ganito kasing iniyaw, mas gusto ko yung lasa ng patis kapag nag-iihaw. Okay lang naman kung toyo yung gagamitin nyo. So maglagay din tayo dito ng limang kalamansi. I-marinate lang natin yan at least 1 hour. Mas maganda, mas matagal yung ma-marinate para sumiksik talaga yung mga pampalasa natin dito sa pork. Kapag okay na, iset aside na natin yung ating pork. Pwede na natin ready dito yung ating mga gulay na gagamitin sa ating pork kilawin. So gagamit tayo dito ng pipino, ng kamatis, ng bawang, sibuyas, luya, siling berde, tsaka siling labuyo. So islice lang natin itong ating onion, mas maganda, mas manipis, para masarap yan kapag ilalagay natin sa ating kilawin. Tapos kamatis, ganun lang din, nipisan natin yung hiwa. Dito naman sa luya, i-chop lang natin yan. So i-mince lang natin yan, mas pino, mas maganda, para nakakain natin ang luya, ganun din sa bawang. Dito naman sa siling labuyo, pa-islant lang yung hiwa ko, ganun din sa siling berde. So dito naman, kapag i-prepare natin yung ating pipino, yung iba, ginagawa nila, inahati lang sa gitna, tapos islice na nila pa-islant. So dito, mas maganda kung hatiin natin sa apat yan. Tanggalin na natin ang buto para hindi magtubig yung ating pork kilawin. Tapos islice natin pa-islan. So nakikita nyo maganda yung kinalabasan ng pagkaka-islice ng ating pipino. Kapag okay na, pagsama-samahin na natin yan. Tapos pwede na natin prito yung ating pork o yung ating pork belly. So nakikita nyo maganda yung kinalabasan ng ating gulay dito sa ating pork kilawin. So dito naman, sa pagluluto ng ating liempo o pork belly, so ipapan-fry ko lang to, ipapan-grill dahil wala akong ihawan. So mas maganda kung meron kayong ihawan para masarap yung kalabasan ng inyong pork kilawin. Dahil inihaw naman talaga yung original na pork kilawin. Kagandahan rin kasi dito kung pan-fry o pan-grill, so hindi na siya mausok, hindi na kayo mausukan, kahit anong oras pwede kayong magluto. So alagaan nyo lang sa halo para pantay yung pagkakaluto niya at hindi masunog. Kapag okay na, naluto nyo na lahat ng ating liempo, pwede na nating ready yan o pwede na nating islice yan. So dito naman sa pag-islice, so mas maganda bite size lang para maganda yung kalabasan ng ating pork kilawin. Pangit din kasi yung masyadong malaki, masyadong maliit. So kapag nahiwa nyo na lahat, pwede na natin kunin yung mga hiniwa-hiwa nating gulay kanina na gagamitin natin dito sa ating pork kilawin. So paghahaluin lang natin yung dalawang to, itong liempo tsaka yung mga gulay na hiniwa natin kanina. Sa timpla naman, so gagamit lang ako dito ng asin. So naglagay na pala ako ng asin dito kanina sa gulay, tapos ng suka. So lalagyan din natin yan ng paminta, tsaka kunting asukal para pambalansi sa asim tsaka anghang ng ating pork kilawin. So kayo nang bahala kung gusto nyo lagyan ito ng magic syrup o betchin. Sa akin hindi na ako gagamit dito dahil malasa na yung liempo na nilagay ko. So nilagyan ko na lang ito ng paminta, asukal, suka, kalamansi, tsaka yung ating asin. So kapag okay na, halu-haluin lang natin yan, pwede na nating kainin o pwede na nating iserve yan. So nakikita nyo naman yung kinalabasan ng ating pork kilawin. So itsura pa lang, nakakatakam na. Kung ikaw, nag-iisip ka kung anong gusto mong ulamin ngayon o gawing pulutan kung magiinom ka, so itry mo na itong pork kilawin.